At dito nga po ay tingin ko mas maganda na umattend yung mga ibang resource persons from the Office of the Vice President and DepEd, nang sa ganun ay mapaliwanag nila na maigi yung mga revelation na nailabas po ngayon. Kasi mayroong letter na binigay kanina ang OVP na parang they're still stressing na hindi daw ito, ano, wala daw parang power ang to hold the meeting. Ewan, sabi po doon sa letter na sila ng OVP kanina, stressing their point na dapat tinamit na itong hearing na ito. Well, of course, syempre, yun naman sasabihin nila. But in so far as the committee is concerned, we have all the jurisdiction, we have the mandate. Kaya sa amin po, tuloy lang po. Kung lasa lang po from my end, kasi ang nakikita ko po ngayon is parang meron kayong nakikita parang transactions na parang ngayon lang nabubulga, ngayon lang nabubulaga. So, of course, you're still pushing for the Vice President to come to testify before the committee. Pero what if kung hanggang ngayon hindi pa rin niya gusto mag-testify, will you issue her a subpoena para yung mga officials niya, or what? Ano pong magagayari po dito? Pwede naman yung mga representative niya eh. In fact, nag-issue na kami kanina ng subpoena sa mga resource person, kasama na po dyan yung mag-asawang pangarda. So, yun lang po. So, para at least eh, ako tingin ko, ito yung magandang venue para masagot po nila yung mga tanong at mga kanina mga lumabas sa ating committee hearing. Hello po. Kung bakit po hindi kasama si VP Sara sa pinapa-show post, pinapa-sabina, at pinapa-lookout bulletin? Well, out of respect po sa kanyang posisyon, and pwede naman din po itong sagutin ng kanyang mga subordinates. Thank you, sir. May follow-up lang. Kasi, yun nga, you said nga na out of respect for her office. Eh, what if kung siya magpakita instead na yung mga subordinates niya? Kasi nga, the reason she went doon sa first meeting is because she wants to protect her employees, her officials. Kung siya po magpapakita, you will end good. At least, sana nga lang mag-take siya. Mag-take siya ng oath at saka sana sagutin din niya yung mga katanungan.